Yan, magandang hapon uli mga kaibigan at nandito uli tayo no sa Marikina River kung saan nga ay dito yun na maraming mga krimdori na mga nahuhuli. Yan at ito nga nakita natin na yan ay kaahon lang yan no. Sunod-sunod yun mga huli nila na makikita natin. At dito sa banda rito ayan no. Tignan natin at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 na itong nandito no na nakita natin na malalaki talaga. Ayan. Hindi lang yan, pito na yan ang nahuhuli sa mga oras na ito. No? Ang dami na. No? So ito siguro isang tao pa lang ang nakahuli niya na pito na yan. At ito na naman, no? Meron na naman na panibago. No? Makita natin itong kulay, nakakulay pula. Ayan, makita natin na meron na naman bit-bit na isa pa. Ayan. Halos sunod-sunod ang nahuhuli ng mga namimingwit dito ngayon sa Marikina River. Ayan. So abang-abang lang tayo noon na iba pang makakahuli. Nakakatuwa kasi nga makita na talagang ang lalaki ng mga nahuhuli nilang mga isda. Oh, ayan. At ito nga hanggang doon sa banda doon, ayan, may mga namimingwit din. Marami na yung mga nahuli nito, hindi lang itong pito na ito, no. Kanina nakita na nga natin yung mga iba pang mga huli. Talagang malalaking krimdori. Ito, may nakita tayo, may nadaanan tayo ditong isa. Ayan, meron isa, siguro ito, huli nito, no? Ayan. Huli mo, sir! Ayun, huli niya nga, ano, huli niya. Itong nga nadaanan natin ngayon, yan, no? Ayun, bili raw ako to. Ayan, pulutan na, no? Ayan, no? Si Brad na. Ano, Brad? Ito, ito yun na isa kasama natin ng huli ngayon, no? Kadarating lang nga namin dito. Pero wala pa siyang nahuli ah. Nasira pa yun na bingwit niya. Ito. Ayan. Ayusin niya muna yung bingwit niya. Ito yung bag niya. Nasa akin. Ano? Ha? Tools? Ah, may tools. Sir, pakihawak muna itong ano. Itong camera. Ayan. Ayan ha. Pinahawak ko muna. Oh, at ito tayo ngayon. Kukunin natin yung tools. Yun na ano. Yun na kasama natin. Dahil nasira nga yun na bingwit niya, ayusin niya muna. Ito, ito yung tools niya. Ayusin niya. O, oh, salihin mo, Brad. Okay. Dali ah. Dala natin yun na tools. Nung kasama natin. Okay. Okay, maraming salamat sa'yo, sir. Ah. Nasira yun na tools niya ngayon. Tingnan natin at habang ginagawa niya, yan, naayos niya na yun na bingwit niya. Nasira. Yan. Wala pa siyang nahuhuli. Nasira na. Yun. Naayos si, ano, ni Brad. Yun, ano niya. Yun na bingwit niya. Videohan muna natin. Yun na ilan sa mga nanguhuli pa. So, pero ang daming nahuhuli ngayon. No? Tignan natin dito sa banda dito. Yan. Yan. Dito meron din silang nahuli dito eh. Ayan, may huli pa rin ditong isa. Dito nila nilagay. Yan. Isang krimdori, buhay pa yan. Ito naman yun na ang tawag na ginagamit na panghuli nito, tiksay na. Yun na ergan na mayroon na tansinga pag may nakita siyang lumulutang dito sa Marikina River ay binabaril niya nga. Yan, tiksay ang gamit niya. Panoorin natin kung paano siya manghuli gamit ang tiksay. Pasig News update tayo. Ano po? Pasig News update. Ah, ganoon po. Oho, sa Pasig News update tayo. Ay, yan pala yung bala, no? Opo. Pwede pa tingnan yung bala. Ayun, no? Ha? Ayun, no? Ito yung pinakabala nga nitong at natawag na tiksay, ano? Air gun. Shoutout pala kay, ano, kay Sir Ricto, yung may-ari nito. Ayun. Champion. Ah, last competition sa Pasig. Ayun. Last competition. Ano pangalan niya?
Herald Recto kasi yung kapatid. Herald Recto. Oh, yun. Pangalan. Pero Kuya Recto yung tawag sa kanya. Mm-hmm. Yun nga, si Kuya Recto pala ang may-ari nitong baril na dala niya ngayon na nagpapa-shoutout nga. Ano. Okay. So yun, nag-champion na pala itong erga na yan na gamit niya. Mayawak lang may problema ngayon yung yung may hawak ngayon na may problema, hindi pa nakakahuli. So, mga samba tayo, makakakawin oras. Okay, sige. Testingin nga natin. Salamat po. Oo, sana. Ano pangalan mo, kuya? Samuel po. Samuel. Ayan, si Kuya Samuel. Ano, panoorin natin. So, may channel din ako, sir. Samber Arn Ergan Hobbies. Ngayon, meron din pala siya nga channel. No? Shoutout na lang. Nag-vlog din tayo. Oo, ayan. Ayan. Tingnan natin, yan, tiksay naman ang gamit niya, no? Ayan, ang mga pormahan ng mga maniniksay. Talagang ang gandang tingnan dahil inaasinta nilang maigi yun na isda, ano? Ayan. So, gaabang siya nung mga lulutang nga ng mga krindori, no? Yung malalaking isda. At pag nakita niya yan, sigurado, tatargetin niya yan. Ayan. Abang-abang lang, no? Okay. So, marami dito. Talagang malalaking krimdori yung nahuhuli ngayon dito. At itong mga oras na ito, marami yung mga namimingwit. Ayan, no? Nasa tabing ilog na sila. Ayan. Hanggang dun sa kabila, meron. Ayan, no? Dun. Zoom natin. Ayan, no? Niningwit yan, no? Nakalusok na nga siya doon sa ilog mismo. Ayan, siguro may nahuli na rin yan. Ayan. So, mga kaibigan, ang pamimingwit na ginagamit nila dito, wala naman ano yan, no? Pain. Hindi sila gumagamit ng pain. Basta binabato lang nila yun na bingwit at may pabigat at saka yung hook, no? Tapos hila lang sila ng hila. So sa dami nga nung mga malalaking isda dito, krimdori, sumasabit dun sa bingwit na gamit nila. Walang pain kung saan na lang sana sasabitan nila sa katawan yun mga bingwit. Yan. So kita natin dito, binabato nila yung bingwit nang walang pain, tapos hinihila lang nila hanggang sa may sumasabit na nga. Yan, no? Kagaya niya, hinihila nilang ganyan hanggang sa sumasabit yung isda, no? Sa bingwit na gamit nila. Kaya lang, kumisan ay sumasabit sa mga damo sa ilalim ng ilog o kaya sa bato. Yan, at kumisan, hinihila na lang nila at para nga makuha nila yung bingwit. Pero napuputol, kadalasan, no? Yun na pinakatansik nga nila. Ganyan ang ginagawa nila, ila lang sila ng hila hanggang sa sumabit yun na bingwi, yun ano, yun na mga isla. Yun, pumutok yun na ergan ng maniniksay. Tignan natin na tila wala tinamaan. Wala tinamaan yung maniniksay. Yan, yun nandiyan sa taas. Yan yun na bumabaril, nababaril sa mga isda. No, yun, nagamit yun ang mga ergan na mayroon na ano yun, yung ergan metanse. Metanse yun.
medyo dumalang yun uli, no? Kanina talaga ngayon nakita natin, sunod-sunod. At ang dami talagang mga nauuli. Ayun, no? May nahuli dyan sa banda ron. Yun. Yun, no? Yun, no? Susum natin, no? Medyo malayo tayo, eh. Ayan, may nahuli yan. Ayan, may inaahon silang isang nahuling isda. Ayan. Ayan, dala nung nakakulay pula, no? Bagong huli yan. Ayan, ang biyaya ng Pasig River. Talagang makikita natin na talagang napakarami ng mga rindori na mga nahuhuli. Ayan, no? Lalaki. Diba? Kita natin yan, no? Ayan, grabe. Ang lalaki. Ang lalaki. So ito ay 8, no, itong nakikita natin na yan, 8 malalaking cream dory. Yan. Huli, no? Saan? Ayun, doon. May huli rin doon, no? Yan, dito matignan natin na nga kung paano iahon. May huli dyan. Yan. Yun, nakakasumlero na kulay pula. Yan, nang may huli. Kita nyo, yung bingwit niya. Talagang hirap na hirap siyang hilahin. Hirap na hirap siyang hilahin, ha? Oo, ito nga yung resulta ng malinis na ilog. Maraming biyaya. Yan. Pag naiahon, yun na huli niya, makikita natin. Ha? Yan, malaki yan. Eh, nihila yata. Nihila ka na, sir. Nihila ka na, no, isda. Hindi pa natin nakikita isda, no? Pero tingin ko, malaki ito. Ayun, no? Ayun, siya hinihila ng isda. Ayaw tumabi, no? Nasa gitna pa. Bandang gitna ng isda. Ayun, tumabi na, sir? Wala? Saan? Saan? Ayun, no? Nasa gitna. Nasa gitna pa. Yun, susungkitin na nga, ano, naitabi. Tingnan natin, no? Ayun, sinungkit nun, nakakulay pula. Ayun. Ayun, yun, no? Laki, no? Di ba? Okay, ito yung nahuli ni Kuya, no? Yung nakasumlerong kulay pula nga. Malaki. Wala ka talaga, ha? Oh. Ayan, malaking cream dory yan. Ma, yung nahuli dyan. Nakauli naman sila, mga kaibigan. Okay. Wala pa. So, yun mga meron, nandito sa tabi natin ngayon. Ikaw rin yung nakaroon nag-vlog, Kuya? Oo. Ay, yung mga audience, nandito sa likod natin, no? Pinanonood yung mga nanguhuli, yung mga krindori dito sa Marikina River. Yan. Abang-abang lang tayo. Abang-abang lang tayo doon sa iba pang mga nanguhuli at makakahuli. Pakita mo doon siya, Kuya. Okay, okay. Yung fans nun. Okay, ito. Yung mga audience dito. Ayan, si Kuya. Oh. Ayun, nanonood ng vlog natin yan. Teka, kukuha na natin yung isda. Ayun, ah, bit-bit. Ayun, oh. Kita nyo. Buhat-buhat nung nakahuli yung na isda. Ang laki, no? Diba? Grabe. Talagang puro giant cream dory ito. Ayan. Sir, mga ilang kilo?
Yun, meron dito sa ano, meron na naman nakahuli, sunod-sunod na uli yung huli. Yan, makakadami na sila dito. Ito, meron na naman panibago. May panibagong huli na naman, yun. Abangan natin, ito, ito yung nakahuli naman, ito, yan. Nasa yung nahuli nito, abangan natin ha, maiahon. Andun na eh, sa banda dun, no? Yun. Andun, yung nahuli, yan, naiahon na nila yan. Kusungkate na nila, yun. Yan, dyan. Talaga na yan, hintayin natin na maiahon. Oh, pagi, padaan. Git lang po. Hintayin natin na mai, ano, maiahon, makita natin yung nasukat. Pero wala pa akong nakitang maliliit na nahuhuli dito. Puro malalaki talaga. Yan, masungkit niya na, yaaho na. Eh, yun oh. Ayun, pakiangat. Hey, grabe, dami nun mahuli nila ha, sunod-sunod talaga. Yan. Yan yung nakahuli, yan nakakulay sumlero na puti. Yan, huli niya ngayon, laki. Talagang pumapasag-pasag pa. So, ang lalaki ng mga huli, puro ganyan, no? Puro cream dory. Ito, yun na ibang mga nahuli na nga, ano? Dami. Medyo ano natin. Yan, yung mga nahuli. Puro pare-pareho na sukat yan. Mga kaibigan, ito nga palang mga nahuhuli nga pala nila, no, ay meron naman sila nga napapagbentahan yan. Binibenta nila yan sa bayan dito rin sa Marikina, no? At nagkakahalaga ng 50 pesos ang isang kilo kapag naibenta na nga nila. Oh. Yan, natapahinga muna tayo, no? Maya-maya uli ay maglalive tayo. Pahinga muna natin ng konti itong ano natin, cellphone. Talagang nakikita ko rin yung mga isda na nagtatalunan dun sa bandang gitna nitong ilog na ito. At yun nga ang mga sumasabit dun sa mga bingwit na ginagamit nila. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update. Maya-maya ay maglalive ulit tayo.